Hello mga kasutolics! Nandito po ngayon tayo sa Barangay San Joaquin, Bayan sa Tahanan ng Pampanga. Nasa likuran ko po ngayon ang kanilang processional image ni San Joaquin kasama si San Tahanan at ang kanilang anak na ating Inang Birheng Maria. Yan po ang tinatawag nating Maninya Maria o ang Batang si Maria. Kanya pong mga magulang si San Joaquin at si San Tahanan. Tuwing August 16 po ang kapistahan ni San Joaquin. Tuwing August 16 din po ang ating pagkunita sa kapistahan ni San Roque Montpellier. Dito po sa bayan ng San Tahanan, ang pinakapoblasyon po nila o sentro dito sa bayan ng San Tahanan ay ang Barangay San Joaquin. Nakapangalan po ang bayan sa ina ng ating Inang Birhen na si San Tahanan at nakapangalan naman po ang barangay ng poblasyon kay San Joaquin. Ang mga iconography po ni San Joaquin, minsan may makikita po kayo na hawak niyang kumpol. Ibig sabihin, matanda na po sila nung nagkaanak po sila ni San Tahanan. Si San Joaquin po minsan ay humahawak ng dalawang turtle doves o dalawang ibong puti. Ito po ay sumisimbolo sa matrimony po ni Mama Mary kay St. Joseph. Ito po yung kanilang symbols. Si San Tahanan naman po, isang napaka-unique na postura ni San Tahanan ang makikita niyo po dito sa aming bayan. Kasi sa ibang bayan po, si San Tahanan ay nakatayo. Dito po sa aming bayan, kung makikita niyo po yung nasa gitnang altar, si San Tahanan po ay nakaupo at tinuturuan ang Batang Maria patungkol sa Biblia. Makikita niyo po siya ng humahawak ng libro na tinuturuan ang Batang si Maria. Isa po sa mga proyekto ng Casa Apo. Ito po ay isang non-government, non-profit organization dito po sa bayan ng San Tahanan na kasalukuyang rehistrado na po sa ating lokal na gobyerno ay ang paggawa ng mga recipes na kinukay pa natin sa mga ninuno natin. Isa na po itong Galletas de San Joaquin. Pinagpatuloy po nila ang pag-promote sa Galletas de San Joaquin upang ma-revive ang mga old recipes po ng ating mga ninuno. Ito po ay isang fundraising project din po ng mga youth dito po sa San Joaquin, katulad ni Ezekiel, upang masuportahan po yung mga proyekto dito po sa kanilang chapel at sa kanilang barangay. Sa mga interesado po, pwede niyo po i-message directly ang Casa Apo. Meron po kaming page, Casa Apo Incorporated page sa Facebook. At doon niyo rin po makikita lahat ng contacts po na maaari niyo kontakin upang makatikim po kayo ng Galletas de San Joaquin. Actually, yung project po ng Casa Apo is sa lahat po ng 14 na barangay. Meron po silang 14 na biscuits din. Kasama na yung patrona na si San Tahanan, so 15 po sila. Ngayon, ang promoted pa lang po is yung Galletas de San Joaquin at saka yung sa San Jose. Biscuitos de San Jose na may palaman po na Katmon Jam. Kasi nakilala po ang Barangay San Jose bilang Katmon dati.
May mga old names po kasi yung mga barangay natin dito sa Santa Ana. Ngayon, lahat po ng 14 barangays ay nakapangalan na sa mga santo at santa. Kung taga dito po kayo sa Santa Ana or malapit lang po sa bayan ng Santa Ana at nagsisimba po kayo tuwing kapistahan ni San Joaquin, makikita niyo po ito dito sa kanilang mismong entrance. At makaka-avail na po kayo ng kahit box or kahit single out lang po. May mga prices naman po sila at affordable nyo rin po sila. So again, this is one of the projects of Casa Apo Incorporated to revive old recipes and to make them known again. Kasama ko po ngayon ang iba pang mga imahe ni San Joaquin, Santa Ana at ng La Niña Maria. Ang tawag po sa mga imaheng ito ay La Buena Familia. Pag ang pamilya naman po ni Mama Mary, St. Joseph at saka ni Baby Jesus ang magkakasama, ang tawag po dyan is Sagrada Familia. Nasa kaliwang side ko po ang imahe na nasa pangangalaga ng Confraria de San Joaquin o mga youth na nagsiserve po dito sa chapel ni San Joaquin dito po sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. Nandito naman po sa gawing kanan ko ang matandang imahe ni San Joaquin na kamakailan lang ay nirestore po ng isang taga dito din po sa San Joaquin na si Patrick Lasatin. Ito po ang restored image ni San Joaquin, Santa Ana at La Niña Maria, talyada po ng imahe, maliit. At ito din po ang kanilang matandang andas. Makikita nyo po yung kahoy na kanilang andas. Ito po yung binubuhat na paglagyan ng imahe. Nais ko po magpasalamat sa lahat po ng tumulong sa akin upang mabuo ko po itong vlog para sa kapistahan po ni San Joaquin dito po sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. Unang-una na po ang mga youth po na nagsiserve dito po sa chapel ni San Joaquin, ang Confraria ni San Joaquin. Casa Apo Incorporated na nag-launch po at patuloy na sumusuporta po sa mga projects po ng Chapel of San Joaquin. Casa Apo Incorporated na pinangunahan po ng aming founder na si Sir Allen Luis Bison Jr. San Joaquin Chapel Pastoral Council, Barangay Council po ng San Joaquin. Mga nanunupulan po dito sa San Joaquin. At maraming maraming salamat po sa inyo, aking masugid na tagapanood. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Catholics. Salamat po sa lahat ng aking mga subscribers. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pakipindot po yung subscribe button sa baba. Sa mga gusto niyo po pong ipa-vlog, pag-comment down below na lang po at susubukan po sa abot ng aking mga kaya na i-vlog ang gusto nyo pa pong ipa-vlog. Don't forget to hit that notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga bagong vlog. Please, please don't skip that ads. At ngayon po, ngayon nakaarawan, nakapistahan ni San Joaquin ang asawa ni Santa Ana sa lahat po ng nangangalaga ng imahe ni San Joaquin at sa lahat po ng lugar na nakapangalan kay San Joaquin, isang maligayang kapistahan po sa inyong lahat.